Opo. Question from Denise Fernandez sa Inquirer.net. May we get your statement on President Duterte's remark on vaccinating hesitant people while sleeping? Joke lang po yun. Kayo naman. No? Siyempre naman. No? Ang tagal ng mga pagpupulong namin sa Talk to the People, ang nakikita nyo, kapraso lang po. Mahaba yung mga meetings na yun. Para hindi kami makatulog, kailangan naman may konting joke. Opo. From Maricel Halili ng TV5, Philippine College of Physicians, President Dr. Maricar Limpin admits most health workers are apprehensive of easing restriction in the NCR despite decreasing COVID-19 cases. Limpin says while the situation is not as bad as before, many hospitals are still operating near full capacity. What can you say about this? Nako, ewan ko po kung saan niya kinuha ang datos niya. Pero ang datos po namin, napakaganda po ng ating healthcare utilization rate na yun. No? Sa ICU beds sa Metro Manila, 65% lang po nagagamit, moderate risk. 44% ang isolation, 48% ang ward beds, at 50% ay ventilators. Kinakailangan po, kung maaalagaan naman natin ang mga seryosong magkakasakit, bigyan po natin ng hanap buhay ang ating mga kababayan. Huwag po tayong lockdown ng lockdown. Kasi nga po, wala pong tamad na Pilipino. Gusto lang nilang pagkakataon magkapaghanap buhay. So ngayon po, at 65% occupancy ng ICU beds, kaya po natin alagaan ang mga seryoso magkakasakit. Pero sa Metro Manila nga po, halos 80% na rin ang mga bakunado. So asahan natin na kung magkaka-COVID man, yung tinatawag nating, anong tawag doon sa nabakunahan na pero nagkaka-infection pa rin? Breakthrough infection, napaka-konti po nito, 0.00025 na ata ang sinabi ni Dr. Domingo. No? At saka pangalawa, inaasahan nga natin na yung kaunting magkakasakit na breakthrough infection, hindi po ito seryoso magkakasakit. Hanap buhay po ako ang ating asikusulin ngayong 65% po ang ICU bed capacity natin. From Aileen Taliping ng Abante Tonight, pwede na bang lumabas ang senior citizen sa alert level 3? Sino lang ang mga papayagan kung sakali? Kung bakunado, dahil binigyan po nating incentive yan sa mga seniors, po pwede. Kung hindi bakunado, para lang po sa mga essentials at para po maghanap buhay. From Angel Ronquillo ng DCXLRMN, anong basis daw po sa no facility-based quarantine sa mga fully vaccinated foreign nationals and returning Filipinos? Well, ito po ay base naman sa siyensya kasi para lang po yan sa green list countries. Ulitin ko po yung karamihan ng mga pinanggagalingan ng Pilipino, yellow list countries po yun, subject pa rin to 5-day facility quarantine and PCR on the 5th day. At tsaka home quarantine for additional 5 days. Yes. From Angel Ronquillo pa rin po, pwede na ba ang mga foreign tourists na makapasok sa bansa? Hindi pa po. Wala pa po tayong foreign tourists. Mga long-staying visa holders lang po. Opo. Sa third question niya, may shortlist na ba sa magiging bagong PNP chief? Magre-retiro na kasi si PNP chief sa November 13. Well, yan nga po, no? Nakakalungkot na may retirement age si Chief Eleazar. Sana panghanap buhay, mahabang buhay ng Chief si Eleazar. No? Pero siyempre po, meron naman pong shortlist ang Malacanang. Hindi ko nga lang po pwedeng sabihin kung sino-sino to. Opo. From Lanes Capanti ng GMA News Online, Spokes Roque said during Monday briefing that there is no vaccine shortage anymore, but President Duterte said in Talk to the People, he is to blame over vaccine shortage, which? May shortage ba o wala? Sa ngayon po, wala. Pero sa nakaraan, napakatindi po. Kasi nga po, 85% ng ating mga bakuna napunta nung mga unang parte ng taon sa mga mayayamang bansa. Ngayon po, sunod-sunod nga po ang pagdating. No? Ang cumulative po na natanggap na natin is around 88 billion vaccines. No? At inaasahan natin na bago matapos ang Oktubre, we will have a cumulative of 100 million vaccines. No? So, sagana po tayo ngayon sa vaccines. Opo. Question from... Lanes Capanti pa rin po ng GMA News Online. SWS poll showed 91% of Filipinos are afraid that their family getting infected with COVID-19. Does this mean that the public is not confident with the government's COVID-19 response? Why or why not? Hindi po. Kinatatakutan nila
yung virus. At dapat lang po kayong matakot, ha? Kasi pag hindi kayo nagmask, hugas, iwas at tauna, talagang pwede kayong magkasakit at pwede kayong mamatay. Dapat po katakutan yan. Pero pag tayo nagmask, hugas, iwas at bakuna, pwede tayong maghanap buhay. Opo. Tinatanong lang din po nila Nesca, pwede na po ba daw ang outdoor, indoor basketball? Nung binas ko po kanina, po pwede lang yan kung bubble type, no? Provided for, at saka merong relevant guidelines adopted by the IATF, the Games Amusement Board, at iba pa. Yung approved ng NG. From Chris Jose ng Remate Online, humihingi po siya ng update kung kailan daw po ipalalabas ang guidelines sa pagpapaluwag sa paggamit ng face shield. Lumabas na po. Lumabas na po ang guidelines. This is dated September 23, 2021. Hindi. Lumabas na po itong Joint Memorial Circular. Unnumbered pa lang. Basahin ko po, no? Ang face shield ay kinakailangan lamang sa mga 3 Cs at ito po ang guideline. Sa mga community, yun sa labas ng residence, mandatory po ito sa close, crowded, and contact. Ano po itong mga 3C settings? Kasama po dito ang indoor activities and settings, lalong-lalo na kung mayroong crowding or higher risk of exposure dahil nga po dun sa nature na activity. This may include activities in commercial establishments, public transport, among others. Indoor and outdoor dining, except during actual eating of meals. Indoor and outdoor gatherings or crowded settings, especially when the 1 meter physical distance is not possible. This will include indoor and outdoor commercial establishments, food establishment, malls, public markets, transport terminals, and PUV stops. Indoor and outdoor activities that promote close contact, such as personal care services, among others. Indoor and outdoor activities that promote close contact, such as personal care services, among others. Other activities not otherwise specified that follow the 3Cs framework. Okay? So lumabas na po itong joint memorandum circular signed by Secretaries Duque, Lopez, Bello, Anyo, Vidiar, and Tugate. From Lay Albis ng GMA News for Dr. Robbie, the vaccination of 12 to 17 years old with comorbidities will begin tomorrow. May we ask for a comment from WHO? Thank you, Secretary. WHO strongly supports this. This is a sage recommendation. Adolescents between 12 to 17 years who have comorbidities, we are encouraging them to be included in the primary group of vaccination for vulnerable populations. So,